pa pa more, more, more! Ang kapal ng mukha mo? Bakit? Totoo naman eh. Dear M.O.R. Dear M.O.R. Being in love means being yourself. Sa pag-ibig kasi, hindi ka dapat nagkukunwari. Kailangan, kapag nagmamahal ka, ipakita mo kung sino ka. Dahil kung hindi mo gagawin yon, ang mamahalin lang niya ay yung pagkakataong pinapakita mo lamang sa kanya at hindi yung mismong ikaw. Reggie V. at Hasmin, ngayon pa lamang ay nagpapasalamat na po ako sa inyo if ever isa sa mga kwento ko ang mapipili nyo. Sa dami naman kasi na nagpapadala ng sulat sa inyo, medyo napanghihinaan ako ng loob, pero kahit ganun pa man, gusto ko pa rin ibahagi sa lahat ang kwentong pag-ibig ko. Ako nga pala si Ariel, 28 years old from Makati. Sa edad kong ito, isa pa lamang ang naging serious girlfriend ko, si Christelle. Tatlong taon na halos ang relasyon namin at masasabi ko namang masaya naman ako sa kanya. Sobrang bait kasi ni Christelle, sweet, pero tulad ng ibang mga babae, malalas merong mood swings. Iniintindi ko na lamang siya kasi, di ba kapag mahal mo naman talaga ang isang tao, kahit ano pang ugali niya, mamahalin mo pa rin ng totoo. Oh babe, anong ginagawa mo dito? Ayoko munang umuwi sa bahay. Nag-away kami ni Mommy. Ano nangyari? Paano naman kasi? Parang nangihiram lang ako ng pera kasi may kailangan akong bayaran. Imbis na bigyan ako, ayun! Sinermonan pa ako. Kesa raw bakit pa ako nangihingi ng pera sa kanila, may trabaho naman daw ako. Hiram lang naman kasi yun eh, hindi ko naman hinihingi. Bakit yun naman kasi nagkaroon ng utang? May gustong gusto kasi akong bag. Wala akong pera ng araw na yun, kaya nanghiram ako sa friend ko. Hindi ko naman inasahan na marami palang pabayaran ngayon. Sabi ko naman kay Mama, babayaran ko agad sa katapusan. Ayaw niya. Kailangan ko raw matutong magtipid. Nakakainis talaga. Kay Kuya Riley na lang ako manghihiram. Ano sa tingin mo, babe? Ariel, ano ba? Bakit? Kita mo na nga, bad trip ako ngayong araw, gaganyanin mo pa ako. Sino ba yung ka-text mo, ha? Babae na naman? Si Ninyo tong kausap ko. May inaalo kasi siya sa akin na gusto kong bilhin. Pinag-uusapan namin kung kailan kaya pwede kami mag-uusap. Hindi ba pwedeng mamaya muna yan? Siya talagang uunahin mo? Kaya nga ako pumunta dito para maglabas ng sama ng loob tapos hindi mo pa ako papakinggan. Okay, fine. Ilabas mo yan. Labas mo lahat para hindi ako nadadamay dyan sa galit mo. Wag na! Ayoko na! Sorry. Babe. Wag mo nga akong hawakan. Pinagtatawanan mo ba ako, ha? Hindi po. Natutuwa lang ako dyan sa kasungitan mo. Cute mo kaya pag nagsusungit ka. Tigilan mo nga ako dyan sa mga pambobola mo. Kano ba yung bag? 4-5. Kaya naman pala eh. Bakit ba kasi kailangan bumili ng ganung kamahal na bag? Pwede naman yung simple lang ah. Gustong gusto ko yung bag na yun eh. Alam mo naman na luho ko talaga ang mga bag. Dapat kasi nag-iipon ka na lang. Kaya ka nagkakaproblema eh. Gumagastos ka ng higit sa kinikita mo eh. Hindi mo naman kailangan yun. Kaya ko namang bayaran yun. Kaso sinisingil na ako ng friend ko. Nakakahiya naman kung hindi ko agad babayaran. Okay, fine. Ako na magbabayad. Ha? Huh? Babayaran mo yung utang ko? So sa'yo ako magkakautang? Ayoko nga. Hindi utang, ako nang bahala. Talaga? Gagawin mo yon? Oo, sa isang kondisyon. Ano? Na magtitipid ka na dahil isang beses ko lang to gagawin. Sa susunod na magkaproblema ka ng ganyan, bahala ka na. Oo, promise. Thank you, babe. Nako, oo nga pala. Bakit? Sana sinabi mo sa akin na may bago ka na palang bag. Ha? Ano naman kung may bago akong bag? Binilang kasi kita eh. Pero dahil may bago ka ng bag, ibibigay ko na lang siguro to kay... Kanino nga? Akin yan. Bigay mo yan sa akin eh. Paano yung binili mo? Hindi mo gagamitin? Hindi. Masuunahin ko yan, syempre. Bigay mo eh. Ah, sige na nga. Ito na. Happy Monsary. Thank you, babe. Naku, paano yan? Wala pa akong regalo sa'yo. Hindi naman ako humihingi ng kapalit eh. Basta makita lang kita, masaya, okay na ako. Talaga? Totoo ba yan? Oo naman. Alam mo, yun lang ang gusto ko eh. Mapasaya ka. Kahit na hindi na ako yung rason ng mga ngiti mo, okay lang eh. Kahit hindi na ako parte ng mga pangarap mo, sige lang.
Ang importante, hindi kita nakikita masasaktan. Reggie BFSM. Kahit ano'y gagawin ko, makita ko lamang na masaya si Christelle. Kasi sa tuwing masaya siya, ibang fulfillment ang nararamdaman ko, lalo na kapag ang dahilan ng mga ngiting yun. Kaya lang sa relasyon, hindi maiiwasan ang pagtatalo. Away bati ang nangyari sa amin ni Christelle, kaya naman doon nagsimula ang problema ko. Oo, mahal ko siya at ayaw ko siyang mawala sa buhay ko. Masaya naman ako pero parang may nararamdaman akong kulang sa aming dalawa. Hindi ko alam kung sa relasyon ba namin o ako ba ang nagkukulang. O baka naman sa mismong sarili ko na talaga may problema. Naakala ko, masaya ako pero deep inside ay hindi na pala yun nangyayari. Ariel! Oh, Riley. Bakit ngayon ka lang? May ginawa pa ako sa bahay. Nasaan si Christelle? Huwag mong sabihin nag-away na naman kayong dalawa. Ewan ko ba sa kapatid mong yun? Hindi ko maintindihan kung anong gusto eh. Ano ba kasi na nangyari? Kanina kasi bago ako pumunta dito, magkasama kami sa apartment ko. Hindi ko nasabi na mag-gym ako ngayon eh. Kine-expect niyang lalabas kami at kakain ng lunch. Sabi ko, baka pwedeng dinner na lang. Ayaw naman niya. Sabi niya, diet daw siya. Kaya yun, sinabi ko, tumuloy na lang kami. Tapos, bigla namang umayaw. Ano ka ba naman? Parang hindi ka pa sanay dyan sa girlfriend mo. Alam mo namang matampuhin talaga yun at magulo ang utak. Yun nga yung madalas namin paggawa yan eh. Siyempre ako, hindi pwedeng pumalag dahil iiyak yun sa isang sulok at sasabihin hindi ko daw siya mahal. Parang hindi 26 yung girlfriend ko eh. Parang 15. Pagpasensyahan mo na. Yan din ang problema namin sa kanya. Mukhang dalaga pero isip bata naman. Kaya nga, bilib na ako sa'yo kasi nagawa mo pagtsagaan yung kapatid kong yun eh. Malay, mahal ko. Alam ko naman yun. Pero pare, huwag ka sana magagalit sa sasabihin ko ha. Siyempre, kapatid mo si Christelle at siya yung kakampihan mo. Ano ka ba, hindi ako ganun no? Kahit nag-iisang kapatid ko yun si Christelle, hindi ako unfair pagdating sa mga ganyang bagay. Kapag siyang may mali, siyang may mali. So, ano ba kasi ang problema mo? Para kasing nakukulangan ako sa relasyon namin eh. Kulang? Anong kulang ang pinagsasabi mo dyan? Mahal ko si Christelle. Hindi naman kami tatagal ng 3 taon kung hindi, kaya alam. Parang kulang talaga eh. Parang may iba akong mahanap na kahit anong gawin ko. Hindi ko mahanap sa kanya. Huwag mo sabihing napa-fall out of love ka na sa kanya. Yun ba yun? Siguro. Kasi sabi mo, nakukulangan ka na sa relasyon nyo. So, ibig sabihin, hindi ka na kontento. Baka nawawala na yung nararamdaman mo sa kanya, pero pwede rin naman ako magkamali. Ewan ko ba, naguguluhan din ako eh. Baka naman napapagod ka lang sa mga away-bati nyo, kaya ka nagkakaganyan. Subukan mo ibahin ang lahat. Huh? Anong ibahin? Ganito, magkaroon kayo ng mga ibang ginagawa na magkasama. Mas maging malambing ka sa kanya o di kaya i-assess mo rin ang sarili mo. Ano bang gusto mo? Ano ba yung kailangan mo? Mga ganun. Alam mo na yan. Para hindi ka expert dyan eh. Salamat pre. Iba talaga kapag walang karelasyon, no? Galing mag-advise eh. Excuse me, for your information, may girlfriend na ako ngayon. Oh, talaga? Kailangan mo naman sa akin. Oo naman. Suskaw pa. Minsan, mag-double date tayong apat. Sige, para makilala ko na rin yung bago mong lolo ko eh. Bakit? May dala akong pagkain. Halika, kumain tayo. Di ba nga sabi ko diet ako? Ayaw mo ba ng spaghetti? May dessert na blueberry cheesecake? Oh, dahil pa naman ito. Sayang kung di ko mauubos. May blueberry cheesecake? Meron po. Alam ko naman na paborito mo yan, kaya bumili ako para sa'yo. Sorry, gift ko kanina.
Ang mahal mo naman mag-sorry. Kaya na magalit? Hindi na po. Ikaw pa, matitiis ba kita? Tinulog ko na lang yung inis ko para pag uwi mo, okay na ako. Hindi na tayo mag-aaway ulit. Sorry kanina. Dapat, nakita ko nagagalit ka na, nanahimik na lang ako. Ano ka ba? Bakit ikaw ang nagsasorry? Di ba dapat ako? Kalimutan na lang natin yun, okay? Sige. Bakit ka nakatitig sa akin? What? Wala lang. May iniisip lang ako. Ano yun? Iniisip ko lang na sobrang mahal pala kita. Hindi rin kita kayang diisin. Na kahit hindi ako yung may mali. Magsasorry pa rin ako. Kasi ayoko nagtatalo tayo eh. Ayokong hindi mo ako pinapansin. Huwag ka mag-alala. Promise ko sa'yo na hindi na ako magagalit ng mabilis. Na iintindihin kong lahat ng sasabihin mo. Na kapag hindi ako napagbigyan, hindi ako magmamaktol. I love you. I love you more. Reggie V at Asleen, ginawa kong lahat para lang mawala yung nararamdaman kong kakulangan sa relasyon man o sa akin. Sinunod ko ang payo nila Riley dahil ayaw ko namang humantong na lamang kami ni Christelle sa wala. Kaya lang, habang tumatagal ay mas lalo yatang lumalala ang aming sitwasyon. Babe, okay ka lang ba? Ha? Oo naman. Ayos lang. Sure ka? Kanina ka pa si walang imik eh. Panay nga ang tanong sa akin ni Kuya Riley kung nag-away ba tayo. Nag-away ba tayo nang hindi ko alam? Baka kasi may nasabi na naman akong hindi mo nagustuhan. Wala, babe. Okay lang ako. Sige, sabi mo eh. Alam mo, ang sweet-sweet nila kanina, no? Sa totoo lang, ngayon ko lang nakitang ganun kasi si Kuya Riley. Pansin ko nga rin eh. Sa wakas, nagseryoso na rin siya sa babae. Oo nga eh. Sabi ko nga sa kanya noon, may darating na babaeng magpapatino sa kanya. At sa tingin ko, si Marie Chris na yon. Ay, alam mo ba babe, nagkakwentuhan kami sa CR. Ano naman ang napagkwentuhan nyo? Kahit ilang months pa lang sila, may plano na sila para sa future nila. Ha? Bago pa lang sila, may plano na agad? Ano ka ba naman babe? Hindi na sila bumabata. Oras na rin naman siguro para mag-settle down na si Kuya Riley. Total naman, seryoso na siya ngayon. Pero nag-advise naman ako na palipasin lang muna nila yung isang taon. Tapos, saka sila magplano. Tama ka dyan. Babe, tayo kaya? Anong tayo kaya? Babe, 3 years na tayong dalawa. Don't you think it's time to, you know, make plans? Mga bata pa tayo, Christelle. Hindi pa natin dapat pinag-uusapan yan. Ano ka ba naman? Mga bata pa pa yung 26 at 28? Hindi na, no? Lahat nasa ayos na. Tayong dalawa na lang ang kulang. Hindi naman kasi nababase sa edad at sa tagal ng relasyon ng pagpapakasal eh. Kailangan parehas tayong handa sa lahat ng pwede mangyari. Bakit? Hindi ka pa ba handa? Alam mo naman na marami pa akong gustong gawin sa buhay ko, di ba? Eh, pwede mo pa rin naman yung gawin kahit kasal na tayong dalawa. Hindi porket ginusto mo, gugustuhin ko na rin. Magkaiba naman ang gusto natin dalawa eh. So, anong pinapalabas mo? Hindi mo ako gustong pakasalan, ganun ba yun? Wala akong sinasabing ganyan. Magtapat ka nga sa akin, Ariel. May plano ka ba sa ating dalawa? O hanggang dito na lang talaga tayo? At hanggang dyan lang ang kaya mong ibigay sa akin? Please, Christelle, huwag natin pag-usapan yan ngayon. Wala ako sa mood. Ganyan ka naman eh. Kapag napag-uusapan ng future nating dalawa, palagi kang busy. Wala sa mood o bigla na lang nabibingi. Ano bang mahirap sa pagsasabing ayaw mo lang talaga? Plano lang yung gusto ko. Para naman malaman at maramdaman ko na gusto mo rin ako makasama hanggang sa huli. Ayoko ng ganito lang tayo. Mahal kita, Christelle. Hindi pa ba sapat yun? Anong gusto mo? Magsinungaling ako dito sa harapan mo na gusto ko magpakasal sa'yo kahit hindi naman talaga. Alam mo, naghahanap ka lang ng rason para mag-away tayo. Hindi ako naghahanap ng rason para mag-away tayo. Naghahanap ako ng rason para masabi kong may tayo habang buhay.
ginagawa mo? Hindi ko napapansin? Na iniiwasan mo mapunta tayo sa ganitong usapan? Ramdam ko, Ariel, eh. Ramdam kong hindi pa ako sapat sa'yo. Kasi kung oo, hindi mo naman yung masasabi. Mahal mo pa ba ako o hindi na? Reggie V at Jasmine, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa dito. Magiging masama na ako sa paningin ng ibang tao o di kaya naman ay magmukha akong walang kwentang boyfriend. Ayaw ko nang magkunwari pa. I don't wanna get married. And to be more specific, ayaw kong pakasalan si Christelle. Pwedeng hindi pa ako handa o kaya naman ay talagang hindi ko pa iniisip ang sarili kung siya na nga ang makakasama ko habang buhay. Oo, mahal ko siya. Pero hindi ko lang talaga kayang ibigay sa kanya ang gusto niya. Hashtag Dear MOR Kasal. MOR 101.9, My Only Radio for Life. Ano ba naman tong si ano, Ariel? Bakit ba, ano pa? Ano pa problema? Ba't ayaw pa lumagay sa tahimik? Hindi lang siya ready. Ganon? Naman talaga. Bakit? Ilang taon na ba silang mag-jowa niya ni ano? Ni ate? Diba? Mukhang matagal naman na sila mag-jowa, magkakilala. Oo. Alam mo, feeling ko kasi... When do you say you are ready to get married? How long should a relationship last or be for you to get ready for marriage? Well, according to studies... According to Merriam-Webster, charing. Hindi, ano nga. Alam mo, may sinasabi dyan na, hindi, ang tagal-tagal na namin eh. So, dapat ready na kami magpakasal. Mm-hmm. Yung iba naman dyan... wala pang taon ang binibilang. Feeling kasal nila agad. Ready kasal agad. Ako, diba? Reggie, maitanong ko lang sa'yo ha. Ilang taon nung naging kayo ng misis mo? Oo. Ilang taon yung boyfriend-girlfriend relationship bago kayo nag-decide na magpakasal? 4 years. 4 years. 4 years din. Correct. Ay, para sa akin, ideal na yun. Oo. Ako nga din, 4 years na kami ng jowa ko. Hindi ko nga alam anong problema nito. Ayaw pa akong yayari. Mali ko bukas. Kasi kapag tinatanong ko yan, tuwing gabi, bukas na lang gabi na. Ganun lagi ang sagot. Tapos kapag kinaumagahan, tinanong ko, ano bang aga-aga yan ang tinatanong? Ano ka ba? May bagyo. Bagyo. Palipasin mo natin ang bagyo. Palipasin mo ng bagyo. Tapos yung ina, summer na. Ano ba? Mapakasal ba tayo? Ano ba yan? Ang init-init ng panahon. Ang pangit magpakasal na mainit ang panahon. Oo. Hulas-hulas tayo yan. Pag taglamig na, ganyan. Di December naman. Ano siyempre, taglamig. Uso ta kaso. December, ito naman ang dahilan niya. Ano ba, hasabay ka pa, ang dami-daming gastos ngayong December. Papadala ko sa nanay ko. Ganyan. Saka na pag nakaluwang-luwang. Eh, hindi ko na alam kung kailan yung nakaluwang-luwang. Charot lang. Pero ako, seriously, mga kapamilya, ganyan. Ikaw, 4 years. Para sa akin, Reggie V, 4 years is fair enough. Fair enough, yun. Diba? Para... Pero depende pa rin, I guess, Reggie V, dun sa quality ng pagsasama ninyo. Kasi merong iba na 4 years nga mag-jowa, magkalayo naman. Uh-oh. Basta 4 years na yun, 3 buwan lang talaga sila. Totally, sasabihin mong yung mag-jowa sila na nagkikita, ganyan. Tapos the rest, wala na, magkahiwalay. Siguro diba? Depende nga yan kung talagang prepared na kayo. Well, number one, financially, ano, kaya nyo nang bumuo ng isang pamilya. Kasi mahirap naman dyan, yung mga iba, hindi talaga mahal na namin ang isa't isa. Pero wag ka, Diyos ko, pagkatapos ng kasal, doon sila nakatira sa mga magulang. Truth, yun ang antsaka doon. Ano? Diba? Kakaloka. So, siguraduhin nyo munang ready na talaga kayo. Mm-hmm. Yun talagang napaghandaan nyo ng mabuti yan. Tama. Hindi pwede yung feel lang natin magpakasal ngayong dahil araw mahal na to. Mahal natin ang isa't isa. Oo, dahil ayaw natin makawala pang isa't isa. Oo. So, wag naman sanang ganun. Tsaka isa pa importante dyan na for example, ha? Kasi may mga iba nga minamadali nila yung kasal nila. Yung napag-uusapan ba? Mm-hmm. Kasi may mga iba, katulad ng sa'yo, di ba? At least kahit papano, ino-open up mo every now and then, ino-open up mo sa karelasyon mo. Importante na pag-uusapan niyo. O sige, kailan ba talaga? When is our plan? So, give a deadline. O sige, pag ganitong panahon at talagang hindi pa rin tayo, after 2 years, talagang wala pa rin tayong plano magpakasal. Siguro it's about time na... Now we take time off. Baka talagang hindi tayo para sa isa't isa. Mm-hmm. Pero alam mo, Reggie V, meron ding ibang mga couples or partners na okay lang sa kanila kahit hindi nilang kasal kasi ang importante nagmamahalan tayong dalawa, nagkakasundo tayong dalawa. Eh, okay may mga ganun mag-isip. Okay lang diba? Yun kung mutual yung kasunduan nila. Correct. Pero correct. Pag ang girl o ang lalaki medyo, teka, gusto ko na mag-settle down, gusto ko mag-contain. Correct, malaking check. Eh, doon tayo nagkakaproblema. Tama, ngayon. Oo. At saka yun nga sinasabi nga namin mga kapamilya, iba kasi kapag kasal ka pa rin, di ba? Unang-una, yung mga legal rights mo as a spouse or as a husband. Uh-huh. Lalo na nga kung ang iyong asawa, may mga ari-ari ang pinag-uusapan. Oo. Mga benepisyo sa trabaho. Totoo. Diba? At hindi lang yan. Like halimbawa, yung mga
Halimbawa, SSS na lang, correct, diba? Diba? SSS, mga, GSIS. Correct, yung magiging dependent ka, ikaw magiging, kumbaga parang beneficiary nitong asawa mo kung sakaling mawala siya. At saka hindi lang yun, Reggie V, yung mga like, halimbawa sa ospital. Uh-huh. Halimbawa, nagkaroon ng emergency, kinakailangan operahan itong lalaki. Uh-huh. Wala yung immediate family, hindi naman pwedeng ikaw, girlfriend ka lang. Hindi naman pwedeng ikaw ang pumirma. Totoo yan. Not unless asawa mo siya talaga, diba? Totoo yan. Doon nagkakaroon ng problema pag ganyan, diba? Correct. Hindi mo sa ospital, hindi ka naman pala kaano-ano. Tama. Or halimbawa, sa mga sundalo, sabihin natin, di ba, kasal kayo, ay hindi kayo kasal, na-aksidente ang sundalo, magpe-pension, hindi mapupunta sa'yo ang pension kahit ikaw live-in partner for 50 years. Oo, nga ka. Sa magulang mapupunta yun. Oo, tama. Di ba, yung conjugal property na tinatamag, walang conjugal property kung hindi kayo kasal. Oo. Di ba, wala kang habol, wala kang karapatan kapag hindi kayo kasal. You see, these are some of the pertinent perks, kumbaga, yung mga importante na makukuha ninyo kapag kasal na kayo, more than yung sinasabi ninyo na okay lang yan basta nagmamahalan kaming dalawa. Diba? Question ko, Jasmine. This is a bit personal. It's okay if you don't wanna answer my ayan question. Ayan na siya. Nakakatakot yan, Kuya Boy. Okay, Jasmine. Lights on, lights off. Echo. This is gonna be a fast talk. Okay, okay, okay. Kailan para sa'yo? Para sa'yo? Yes. Kailan ang ideal time for you? Sa iyong sitwasyon ngayon. Yeah, sa sitwasyon ko. Oh, kailan, okay. Sa palagay mo ba, do you see yourself getting married like in a year or 2 years time? Or feeling mo ba sa ngayon parang ano na muna, parang hindi ko na muna iniisip ngayon? Kasi may mga ganun eh. Correct. Sa ngayon, Reg, iniisip ko yan. Pero with my condition right now, uh-huh, the financial status I am, you know, dealing with right now? Not now. Not mga 2 years from now. Ganyan. Ah, that's good. At pero least siguro, nga nakaplano. Correct. Pero siguro kung wala akong pinagkagasos, alam mo naman pinagkakagasosan ko, importante. Alam ko yan. Correct. Kung wala, Reg V, ready na ako. More than ready. Okay. Pero dahil nga may pinagkakagasosan, at saka, kasi syempre, ang tatay ko na may sakit din. Oo. Gusto ko munang mapagtapos niya yung mga kapatid ko bago lumagay din ako sa tahimik. Mga 2 years from now. Well, tama naman. Okay na. Marami talaga dapat. 34 na ako noon. Marami talaga dapat i-consider eh. Especially nga sa mga taong may mga pananagutan din, responsibilidad na iba pa sa buhay. Kasi once na ikasal ka, Reggie V, yung pamilya mo, hindi na yun, that's, they're no longer your priority. Priority. Diba? Ang priority mo na, yung immediate mo na pamilyang bubuuin. Tama. Diba? Pero sa mga iba dyan, yung mga iba dyan na nagtatanong, kasi yung mga iba, siguro wala silang idea na magkano ba ang gagastos yun pag nagpakasal. Okay? Kasi yung mga iba, iniisip nila, nako, pag nagpakasal ako, kinakailangan bongga yung reception. Totoo, kinakailangan yan. Meron akong litsyong baka, litsyong baboy and everything. Mm-mm. Hindi po kinakailangan bongga. Ikaw, bongga ba yung kasal mo noon? Ha? Bongga ba yung naging kasal mo? Reception? Hindi ah. Nag-McDo ka lang, Jollibee ganun. Hindi naman ako nag-McDo at Jollibee. Although gusto ko yun sana para mas tipid. At children's party lang ang peg. Kaya lang ano lang, naki-gate crash lang kami sa birthday nung isa. Doon na rin ang celebration all in one? Oo, hindi. Ano lang, sa bahay lang. Bahay lang. Oo, sa ang bahay reception lang. Nyo. Ang reception namin, sa Malacanang Palace. Akala ko doon lang kayo sa labas ng bahay, niram yung mga trapal ni Kagawad, tsaka mga monoblock ni Kapitan. Hindi, nangihiram lang kami pag ano, may mga pa-video okay. Oo, diba? Tsaka mga coffee party lamay yan. Coffee party lamay yan, oo. Pero ako siguro, hindi ako talaga, sabi nga nila, diba, getting married is every girl's dream. Lalo na nga yung may mga dream wedding tayo. Pero kung ako tatanungin, sa totoo lang, ayoko talaga ng bonggang wedding. Tama. It's not because of the gastos, but because ayoko lang extravagant masyado. Ako ayoko ng maraming ceremonies. Yun din. Ayoko ng, for example, kasi may mga atinan akong kasal, yung mga may mga doves pa. Correct, marami para mga gama. Pag pinilipad mo yung doves, bigyan dadapo sa'yo. Ayoko na. Ay, ito parang kakaloka yung ibang mga dove tamad. Ayaw lumipad. Ako, iitakin ko yung doves. Tapos iiputan ka. Ayoko na may dubs, ha? Eh, pero alam mo, doon ako na ba-bad trip. Kapag yung nag-host ako ng kasal, yung mga dubs, ang tatamad, ayaw lumipad. Ang tamad, diba? Kaya ayoko na may dubs. Tapos meron pa yung ano, yung mga magulang pagsasalatiin pa. Siyempre, ayoko na may mga drama-drama. O nanay, tumayo po kayo. Ano mong masasabi nyo? Kasi daming message. Like, 18 treasures, 18 candle. Ano to, debo? Ayoko ng mga ganong mga madrama. Keme, gusto ko ano talaga, si Mudra Bells, ano yan? Uh-oh. Ay, Mudra Bells, mag-ano ka? Production number. Agad-agad! Oo. Mudra! Wala nang... Pag-pole dance ka, agad-agad. Gusto ko mag-pole dance si Mudra. Ayoko mag-ano siya, ayoko mag-ano siya, mag-speech. Speech, ganun. Wala, ayoko niya mga ganyan. Tapos yung mga wine. Ayoko mag-wine, hindi ako mahilig sa wine.
Pag ano tayo? Ba? Pag, basi, ganyan. Huwag naman basi. Ang tanda. Pag ano tayo, sagot blaman tayo. Pero ako talaga, sabi ko, bawalan ako din, ayoko din yung mga maseremonya. Sa diba? Parang ang draging nakakaantok lang. Oo. Pero isa lang talagang hindi kayo dapat mawawala sa ano kasal. Para ano sa yan? Akin. Yung money dance. Money dance! Alam para na. Para balik lahat na nagastos. Siyempre, diba? Oo, ihanda na yung mga perdible. Correct. At saka may minimum. Hindi pwede ano? Maglagay ng 20 pesos, ha? Ay, utang na loob. Sa probinsya lang ginagawa yun. Minimum 500, ano? Ay, hindi mo naman. 1,000 naman. Diyos ko naman. Eh, kasi naman, syempre naman. Baka break even ka man lang, di ba? Eh, syempre naman, yung iba kasi sila aling barang ng bisita ko. Alam mo naman. Oo. Eh, paano kung may bisita ko morkada, ganyan. Eh, syempre yun lang afford. Naghati-hati pa sa doon sa 500. Bariya-bariya pa isinabit sa akin. O, wag naman yung bariya-bariya. Wag yun naman sasabitan si Yasmin ng toaster. Correct. Sabi tayo ng oven toast at ng plancha. Oo, di naman kaya mami, habang nagsasayo ako, hanapin nyo sa likod ko, nasan yung hiwa? Piggy bank pala. Gusto nyo hulugan ako ng mga sigma miso at sigma limang naman piso. Yun, no, utang na loob naman. Correct. Bigyan nyo siya ng cheque, pwede. Correct, cheque. Yeah, pwede din yan. Bihira lang ako kita, yung sa money dance, cheque yung inaano. Puro mga cheque ampaw, ano, ganyan. Mga, ano ba, yung mga... Ano, mga titulo ng lupa. Yung mga titulo ng, ano, St. Peter. Yung ano na, yung panlibing na agad-agad. Yung panlibing na ba? Yung, wag ano, na muna. Mahalaga yan, ano ka. Baka itampal ko sa mga magmumukha nila yon. Yung mga ano, mga gusto ko mga titulo ng lupa, ganyan. Ayan, ako gusto ko yan. Manuloko ka, di ba nakasabit sa'yo, brown envelope, kabog. Oo. Yung pala, ano yun, ano, warrant of arrest. Warrant. Oo, dahil sa criminal marami ng ano, utang, ganun. Utang ako, iwasan niya. Kaya nga dapat ano lang, simple lang talaga. Correct. Pag kayo mag-ano na mga kasal-kasal na yan. Ano yan? Yung, pwede kang huwes lang muna eh. Okay, alam mo, magulang ko sa huwes. Kasi magkaiba sila ng religion eh. Ah, talaga? Ang nanay ko at ang tatay ko, kaya kinasal muna sila sa huwes. Oo, mag-huwes muna. Kami, pinaplano namin yung church wedding. Kaya nga, huwes ba kayo? Kaya nga, ayaw, huwes kami. Kaya kasi ayaw mo na yung sire-seremonya. Ayaw ko mga sire-seremonya. Ayaw ko nga yung, ano, yung mga ibabato yung bulaklak. Oh. Mahal na bilhin ko yung babato nyo lang. Diba? Tapos sa kaarte ng mga tayo ayaw sa aluhin. Oo, tapos tuturuan pa. Kaya pa yung garter-garter. Italik sa linyo yung mga garter. Kaya tayo mag-poker tayo para ano, yung mananalo sa poker yung mga ano. Correct. May ganung ano. Kinikinita ako na yung reception mo, Reggie. Ang daming table niyan. Tsaka may init. Basta may init ko ng ano. Iba-iba ang table niya, Reggie, sa ano reception mo. Yung iba dito, mahjong. Dito, tong it. Tong it. Kabila, hi, alay. Kabila, wetting. Basta may mga baso-baso sa kitang ano. Mga tong. Palalagyan ng tong. Oo. Magkapatuloy po ang programang Dear MOR. Second part ng ating storya dito lamang sa MOR. 101.9. My only radio for life. Dear MOR. Reggie V. at Tasmin. Sobrang nakukonsensya na talaga ako. Pero ano naman kasi ang magagawa ko? Hindi ko naman pwedeng, o hindi naman ako pwede magkunwari na gusto kong pakasalan si Christelle, kahit hindi naman talaga. Mas lalong masama yon dahil pinapaasa ko lamang siya sa wala. Sinubukan ko makipaghiwalay ka Christelle, pero ayaw naman niya, kaya wala na akong ibang choice, kundi gawin ang isang bagay. Babe? Hmm? Babe? Wala ako sa mood. Gusto ko magpahinga ngayon. Ganun ba? Sige, okay lang. Nagkausap na ba kayo ni Kuya? Hindi pa, bakit? Nag-away kasi sila ni Marie Chris. Ha? Bakit? May pinagtalunan sila. Ang pagkakaintindi ko, break na silang dalawa. Akala ko tinawagan ka para yayain ka makipag-inuman. Di pa niya ako tinatawagan. Baka mamaya yun. Baka nagpapakalunod pa siya sa trabaho. Gawain ng mga broken-hearted yun, di ba? Bakit? Eh, naisip ko lang na kahit madalas tayong magtalo, at least hindi pa tayo nagbe-break. Doon ko napatunayan na matibay pala talaga yung foundation ng relationship natin. Sa tingin mo? Oo naman. Kung hindi matibay, baka matagal na tayong wala. Tsaka, isama pa yung mahal na mahal natin ng isa't isa. Ikaw,
Kahit minsan may pagkabaliw ako at matampuhin, pinagtsatsagaan mo pa rin ako. Mahal na mahal mo talaga ako, no? Babe, salamat sa lahat, ha. Saan? Sa pagmamahal at sa pag-aalaga sa akin. Ang swerte-swerte ko talaga kasi ikaw yung boyfriend ko. Kaya, pangako ko sa'yo na kahit ano man ang mangyari, ikaw pa rin ang mamahalin ko. Talaga? Kahit na yung mga inakala mong tao, mali pala? Oo naman. Kahit masakit, pipiliin pa rin kitang mahalin. Ayaw kasi kitang mawala sa buhay ko eh. Hindi na ako magiging masaya. Sigurado ka bang okay lang sa apartment mo? Oo naman, bakit? Saan mo gusto? Sa hotel? Liga. Hindi na. Mas maganda na rin kasi sa apartment mo para, alam mo na, walang istorbo. Tayo. Pasok. Crystal? Sino siya? Akala ko ba mag-isa ka lang na nakatira dito? Ikaw? Sino ka para humawak ng ganyan sa boyfriend ko? Ay, girlfriend mo pala. Sige, next time na lang, Ariel, ha? Bye. Anong ginagawa mo dito? Ano? Hindi mo sa akin ipapaliwanag kung sino yon, ha? Ibigan ko lang yun. Huwag mo akong gawing tanga, Ariel! Babae mo yon, di ba? Alam mo pala eh, bakit ka ba nagtatanong? Ikaw pang may ganang magalit ngayon, ha? Ikaw na nga tong ng babae! Ikaw pang matapang! Ano ba nangyayari sa'yo, Ariel? Ilang linggo ka nang ganyan eh. Baka naman pwedeng ipaliwanag mo sa akin kasing gulong-gulo na ako. Wala akong dapat ipaliwanag. Tinanong kita kung handa ka bang tanggapin ang mga bagay na akala mong tama pero mali pala, di ba? Ayan! Pinapakita ko sa'yo. Hindi ikaw yan, Ariel! Alam kong hindi ikaw yan! May problema ka ba sa relasyon natin? Sa akin? Kasi kung meron, pag-usapan natin, hindi yung ganito! Pinipilit mong baguhin ang sarili mo para lang bumitaw ako! Huwag mong sadyain na saktan ako dahil alam mong hindi ako basta-bastang bumibitaw. Bumalik ka naman na sa dati, oh. Reggie V at Tasmin, ilang beses kong binatukan ang sarili ko para lamang magising sa katotohanan. Para madali na ako sa ginagawa kong pananakit kay Crystal. Sa punto kasing ito, may mga hindi pa ako nasasabi sa kanya. May isang bagay pa akong hindi pa na ipapakita. Kaya siguro ganito ako ngayon. Gumagawa na lamang ng paraan para siya mismo bumitaw sa aming dalawa. Para hindi na niya malaman ang totoong dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Riley. O, nandiyan ka na pala. Ang tagal mo namang dumating, kanina pa ako naghihintay sa'yo dito eh. Alam mo naman na traffic papunta dito, di ba? May inasikaso pa ako kanina. Ano bang ibabalita mo? Talagang pinapunta mo pa ako dito? Kasi pre, syempre mag-best friend tayo, kaya sa'yo ko muna sasabihin. Ang alin? Gusto ko sanang ilibre mo yung araw mo sa August 4 next year. Ha? Bakit? Gagawin kitang best man. Magpapakasal na kasi kami ni Marie Chris. Ha? Oo, pare! Nakagulat ba? Ako rin eh. Hindi ko in-expect na papayag siyang magpakasal sa akin. Siyempre, alam mo naman na isang taon pa lang yung relasyon namin. Pero nung nag-propose ako na isang gabi, pumayag siya. Maluha-luha pa nga siya eh. Uy, pare, okay ka lang ba? Okay lang, okay lang. Sigurado ka? Parang hindi ka naman yata masaya para sa akin eh. Hindi, masaya ako para sa'yo. Alam ko na ang problema mo. Nag-away na naman kayo ni Crystal, no? Parang ganun na nga. Ay, nakuwenta niya sa akin na nagtalaro kayo. Ano ba nangyayari sa inyong dalawa, ha? Patay ang pagtatalo niyo. Simpleng bagay, lumalaki. Eh, huwag mo sabihin na hawa ka na kay Crystal sa pagiging maiksi ang pasensya. Hindi. Nagkasalubong lang talaga kami ng galit kahapon, kaya nagkaroon ng away. Eh, huwag ka mag-alala. Alam mo nang mahal na mahal ka nun, eh. Hindi ka niya matitiis. Anyway, kukunin ko na yung araw mo sa August 4, ha?
Hindi ko pa alam, pre. Baka kasi may family reunion kami ng araw na yon. Pero hindi pa naman sigurado. December pa lang naman yun eh. Ako ba naman, Ariel? Baka pwede mong gawing libre. Isang beses lang ikakasal yung best friend mo. Susubukan ko, tol. Oh, sige, subukan mo ah. Dahil ang gusto ko, nandun ka sa kasal ko. Ikaw pa naman ang best man ko. Sabi ko nga ito kahapon kay Crystal eh. Ayun, mangiyak-ngiyak sa tuwa. Kakasal na raw ako. Paniguradong naiingit na naman yon. Pakasalan mo na kaya? Total 3 years na kayo eh. Alam mo naman na wala pa sa isip ko yung mga bagay na ganyan, di ba? Eh, paano magkakaroon? Ni minsan di mo inisip ko ano ba yung gusto mo mangyari sa relasyon niyo ni Crystal. Hindi na kayo mga bata, matagal na rin kayo. Mukhang okay naman ang lahat, ano pa bang kulang? Dahil ayoko magpakasal sa kanya. Bakit nga? Mahal mo naman siya, di ba? Huwag mo sabihin may iba pang dahilan. Oo. Meron pang iba't hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Ha? Bakit? Sabihin mo na sa akin, baka makatulong ako. May iba ka na bang nagugustuhan? Meron. Naku, mahirap nga yan, pre. Eh ako, kahit kapatid ko ang girlfriend mo, hindi ako magagalit sa'yo eh. Hindi naman kasi natin makokontrol kung sino yung mamahalin natin, di ba? Hindi nga natin kaya kontrolin dahil kung kaya ko, matagal ko na sana itong pinigilan dahil maling tao yung minamahal ko eh. Sino ba siya? Wala. Uwi na ako. Uy, sandali lang. Masyado ka nagmamadali. Pag-usapan muna natin yan. Hindi pwede, Riley. Masyado ka nang malihim ngayon eh. Sino ba yung babae? Sabihin mo na at baka matulungan kita dyan sa problema mo. Gusto mo bang malaman kung sino, ha? Sige, sasabihin ko. Ikaw! Ha? Anong pinagsasabi mong ako? Pre, ang lakas mo magbiro ngayon, ha? Totoo yung sinasabi ko sa'yo, Riley. Matagal na ako may gusto sa'yo. Matagal na kitang mahal. Pero... Hindi ko alam kung bakit, eh. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Ngayon ko lang naman ito naranasan eh, pero Riley, matagal na kitang mahal. Una pa lang, may nararamdaman na ako para sa'yo. Paano si Crystal? Ginamit ko lang siya para mapalapit sa'yo. Iniisip ko na kapag naging girlfriend ko na siya, mapapalapit ako sa'yo na magagawa kong makita ka anumang oras kong gustuhin. Niloko mo ang kapatid ko! Ang kapal ng mukha mong gawin yun, ha? Riley, patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadyang maramdaman to, eh. Hindi mo sinasadya. Eh, ginamit mo nga si Crystal para mapalapit sa akin! Tinuring kitang parang kapatid, tapos ganito lang ang malalaman ko, ha? Ganito lang? Anong klase ka kaibigan? Ano bang akala mo, madali lang ito lahat sa akin? Hindi! Ilang beses kong gustuhin, suntokin ang sarili ko para magising ako sa katotohanan na kahit anong gawin ko, hindi ako magiging bagay sa'yo. Lalaki ako, alam ko yun! Pero nagawa akong magmahal sa kapwa mong lalaki at sa matali ko pang kaibigan. Buti alam mo dahil kahit anong gawin mo dyan, hindi pwedeng mangyari ang gusto mo. Kaibigan lang kita, Ariel. Pare, kaibigan lang kita. Alam ko at naiintindihan ko. Pare, nandito lang ako. Umalis ka na sa harapan ko, Ariel. At lumayo ka na rin sa kapatid ko. Hindi ka bagay sa kanya. Totoo bang lahat ng narinig ko? Crystal. Oo. Tama at gusto kong layuan mo ng lalaking to. Ariel! Crystal! Ano ba? Huwag kang magpakatala sa lalaking yon. Mahal ko si Ariel, kuya. Kaya huwag mo akong pipigilan sa gusto kong gawin. Ariel! Ialay sa iyo at kung higit maroon. Ariel, sandali lang. Ano ba, Crystal? Ano bang sumumalaman? Narinig mo na, di ba?
Kaya hindi kita magagawang pakasalan dahil may mahal akong iba. Wala akong pakialam. Kaya pa rin kita tanggapin. Aayusin natin to. Wala tayong dapat mag-usapan dahil tapos na tayong dalawa. Hindi. Alam kong mahal mo pa rin ako. Please, Arit. Sabihin mo, mahal mo ako. Ayoko mo, wala ka sa buhay ko. Mahal na mahal kita. Reggie V. at Asmin, alam kong masama ang manggamit ng ibang tao. Pero wala na akong ibang choice noon. Ginamit ko si Christelle para mas lalo akong mapalapit kay Riley. At nung na-realize kong hindi niya talaga ako magagawang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya, sinubukan ko na rin mahalin si Christelle. Tinuruan ko ang puso kong mahalin siya dahil nagbabakasakali akong makakalimutan ko si Riley. Pero habang tumatagal, mas lalo akong nahihirapan. Mas lalo akong nasasaktan. Ginawa kong lahat. Ginawa ko ang dapat na dati ko pang ginawa. Ang tuluyang makipaghiwalay kay Christelle. Ayaw ko nang magkunwari, Reggie V. at Asmin. Ayaw ko na ring makasakit pa ng ibang tao. Anong ginagawa mo dito? Please naman, Ariel. Kausapin mo ako. Ayusin natin to. Hindi pa ba malinaw yung sinabi ko sa'yo? Wala nang dapat ayusin dahil tapos na tayo. Hindi lang ikaw ang nasa relasyon na to. Hindi porket ayaw mo na, ititigil na lang natin ang lahat. Paano naman ako? Hindi mo ba narinig yung usapan namin ni Riley? Christelle, bisexual ako. Nagawa kong mahalin ang kapatid mo at aminin ko na hanggang ngayon mahal ko pa rin siya. Eh ako? Mahal mo rin ba ako? Please, Christelle. Kasi Ariel, kung mahal mo rin ako, titiisin kung may kahati ako dyan sa puso mo. At gagawin ko kahit ano para lang maging akin yan ang buong buo. Gagawin mo yun? Naihibang ka ba? O talaga masokista ka lang? Gusto mo masaktan ka? Oo. Kung yun lang ang tanging paraan para huwag kang mawala sa buhay ko. Mahal na mahal kita, Ariel. At tatanggapin ko kahit maging sino ka man, kahit ano man ang gustuhin mo. Hindi ako papayag. Hindi ka ba nagagalit sa akin? Ginamit lang kita, Christelle. Alam ko! Alam ko ginamit mo lang ako. Pero alam ko rin na kahit kaunti, minahal mo rin ako. Ariel, ako na lang ang mahalin mo. Hindi pwede. Ayoko nang dagdagan pa yung kasalanan ko. Ayaw na kitang gamitin pa. Butulin mo na yung mga nag-uugnay sa atin dalawa at kalimutan mo na ako. May ibang lalaki pa na kaya kang mas mahalin pa. Wala akong ibang gusto. Ikaw lang ang mahal ko. Ikaw lang. Ano bang akala mo? Magiging madali lang lahat ng to? Sa tingin mo ba pagkatapos malaman ni Riley yung totoo, hayaan pa niya tayong dalawa? Hindi na! Wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Hindi naman silang nagmamahal sa'yo eh. Ako, Ariel. At sinasabi ko na kahit ano man ang mangyari, hindi ako titigil sa pagmamahal ko sa'yo. Huli ka na. Nakapag-desisyon na ako. Ano? Pupunta na ako sa Cebu. Pumayag akong i-relocate nila ako doon. Mas maganda na rin to. Para magawa natin kalimutan ng isa't isa. Gamitin mo to para makalimutan mo na ako. Hindi ako papayag. Dito ka lang, hindi ka aalis. Ano ka ba, Christelle? Mahawa ka nga sa sarili mo. Nagmamakaawa ng pagmamahal sa isang katulad ko. Hindi mo to dapat ginagawa eh. Dapat nagagalit ka sa akin. Dapat sinasampal mo ako at hindi na nagmamakaawa pa. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo, Ariel. Ikaw na ang buhay ko. Sa'yo na umikot ang mundo ko. Magiging kulang na lahat sa akin kapag iniwan mo ko. Minahal mo rin naman ako, diba?
Sabihin mo sa akin, Ariel, minahal mo ako, di ba? Kulang pa rin yun para maging dahilan manatili ako para sa'yo. Okay lang. Okay lang. Kahit kulang. Kahit kaunti lang. Walang problema sa akin yun. Ako ang pupuno sa mga pagkukulang mo at hihintayin ko na balang araw magagawa mo rin akong mahalin. Na magiging akin din ang pagmamahal mo ng buong buo. Crystal, mahihirapan ka lang. Wala akong pakialam. Kaya kong magtiis. Kaya kong maghintay. Kung yan lang ang tanging paraan para bumalik tayo sa dati, gagawin ko. Reggie Villatasmin, aaminin ko na nagkaroon talaga ako ng o nagkaroon talaga ng buwan sa puso ko si Crystal. Minahal ko rin naman siya, pero hindi lang talaga kasing lalim ng pagmamahal ko kay Riley. Hindi na ako pumayag na magkabalikan pa kaming dalawa. Nang dahil sa maling pag-ibig, nawalan ako ng matalik na kaibigan at ng isang taong nagmahal sa akin ang totoo. Oras na para magpakatotoo na ako. Oras na para tanggapin ko kung sino ba talaga ako. Dahil doon lang naman ako tunay na magiging masaya. At kapag nagawa kong mahalin ang sarili ko, may karapatan na akong magmahal din ng iba. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Reggie V. at Hasmin. Pasensya na kung medyo nag-init ang ulo ninyong lahat sa akin. Pero kahit ganun pa man, nagpapasalamat pa rin ako dahil may programang tulad ng Dear MOR na pwedeng magbahagi ng sariling kwento o di kaya naman ay humingi ng payo. Kaya naman, more blessings sa inyo. Kaya kayo po ang number one para sa amin. Nagmamahal. Ariel. Hashtag Dear MOR. Kasal. MOR 101.9, my only radio for life. Ay, kala ko yung mga revelation. Di naman pala, oh. Kaya naman pala hindi niya magawang magpakasal si Crystal. Bye naman pala si ano, si... Correct, si Bayot. Ariel. Bayot. Bay as in Bayot. Bayot, oo. Oh. Bilingual. Bilingual. But anyway, ang masasabi ko lang dyan, kuya, well, mainam na rin yan na inami mo bago pa man din kayo ikasal. Uh-oh. Ngunit natapwat, subalit, ang tagal naman, 3 taon bago mo inamin. Or alam mo, iniisip ko rin kasi Reggie V, sabi ko nga, hindi ko naman din siguro siya masisisi kasi ako naka-experience na hanggang ngayon yung first Joes ko. Ay, open naman ako dito. Yung first Joes ko talaga, I found out na Becky din. Kaya nakipag-break sa akin. So actually hindi ako nagalit sa kanya. Hindi ako nagalit na inilihim niya yon. Kasi iniisip ko, baka naman siguro nung mga panahon na kaming dalawa, confused siya sa sarili niya. Uh-oh. Na kumbaga gusto niyang i-confirm pa that time kung ano ba talaga sa kanya. It just so happened siguro na ako yung naging instrumento. Same thing with dun si ate mong girl. Uh-oh. Baka naman si ate mong girl ang naging instrumento para mapatunayan ni Ariel kung ano ba talaga ang totoong kasarian. Pero niya. Ito Asmina, alam mo talagang ugali ng mga Pinoy yan. Tayo mga Pinoy, talaga, hindi natin alam kung paano makipaghiwalay sa ating mga karelasyon ng maayos. Tama. Karaniwan sa atin, we are afraid of confrontation. Sabi nga nila, gusto natin i-sugarcoat pa. Hindi natin masabi ng direkta na, alam mo, feeling natin, pag nakipag-break tayo sa mga karelasyon natin, napakasama nating tao. Hindi po. Mas mabuti pa na maging tapat ka, diretsahin mo na, alam mo, ayoko na, tapusin natin ang relationship na to. Hindi yun nag-resort ka pa ng kung ano-ano mga palusot dyan na kesyo. Gumamit ka pa ng ibang tao, kunyari, mm-hmm. karelasyon mo yung babae, para lang hiwalayan ka. Sabihin mo lang na, you know what, wala akong nararamdaman talaga para sa'yo from the very start, ginamit mm-hmm. lang kita. Hindi yung, ang nangyayari kasi parang, ikaw din ang niloko mo din ang sarili mo in the process eh. Sana din direkta mo na from the very start na nakipaghiwalay ka na para hindi na lumaki pa yung problema. Although, good thing nga na at least nagkaroon ka ng lakas ng loob na sinabi mo na rin sa kanya finally yung katotohanan. Kundi pa niya na-discovery mm-hmm. na pero, yung nung nagtapat siya kay Riley. Correct. Pero alam mo, on a brighter side, ano ang pangalan ni ate mong girl? Ano, Reggie? Si Kimberly. Ano, si ate mong girl na si Crystal. Oh, pero on the lighter side, si ate mong Crystal, ano? Alam mo, Crystal,
Actually, masakit. Oo, masakit. Pero imagine mo na lang, siguro mas masakit kung nagkaroon talagang third party na babae. Diba, isipin mo na lang, wala sa'yo ang mali. Hindi ka mali, hindi ka nagkulang. It's just that hindi talaga ikaw ang gusto. Oo, pero... Diba? Dahil ang kalaban mo dito, yung kasarian na niya mismo eh. Oo, pero ang ano dito, ano babae, eh. Ang problema doon, Jasmine, sinira yung trust mo eh. Kumbaga, ikaw, kung ikaw si Cristel, buong puso ka nagmahal sa kanya. Mm-hmm. Yung pala all this time, yung palang pagmamahal na sinasabi niya, eh, hindi 100%. 23% pero, lang. Yeah, it is really painful per se, di ba? Pero sabi ko nga, imbis na isipin mo na lang yan, Ate Cristel, kasi wala ka na rin magagawa para ibalik ano mo yung lalaking yun eh. So parang sinasabi natin na parang at least, correct. Parang sweno di bobo. Correct. Isipin mo na lang, yun, para hindi mas masakit, Oh. Isipin mo na lang, he had a change of heart, not because... May pagkukulang ka or not because you're not good enough, not because may mas magaling na babae sa'yo, but because hindi lang talaga ikaw ang hanap niya kasi lalaki nga ang napupusuan niya. Uh-oh. And alam mo, Reggie V, nung nag-break din kami ng Diyos ko, yun na lang inisip ko. It would have been more painful sa part ko siguro kung alam kong nang babae siya. Uh-oh. O niloko niya ako dahil meron siyang mas nagustuhan na mas sexy, mas matalino, mas brainy, na alam ko naman wala namang mas ganun sa akin. Echo! Oo, diba? Mas nasaktan ako kaysa nung nalaman ko siguro na natuki siya. Not so, ano, masakit but not so painful. Oo. Diba? Sometimes siguro, you have to think it that way. Oo. Tsaka siguro, advice natin sa mga kababaihan dyan, halimbawa na lamang kung kayo pa nasa isang relationship right now at sinabihan kayo ng boyfriend nyo na, you know what, it's not working out, tapusin na lang natin ito. Huwag na kayo magmakaawa na ilaban nyo pa yung pagmamahalan ninyo. Kung yun yung mismong karelasyon nyo, eh, nakikipaghiwalay wait, na. Wait, it's okay to try, Reggie V. It's okay to try. Natural lang yun. If one person is already telling you na, if your boyfriend is already telling you na, you know what, it's let's just give it up. At huwag ka rin magpakadispirada na. Huwag ka magpakadispirada. You deserve much someone better than that. Oo. Diba? At kung talaga mahal ka ng lalaki yan, hindi kanya hahayaang maging mukhang desperada, nga mukhang tanga. At magpakamartir ng ganyan. Huwag mo nang ilaban. Pag talagang nakikita mo na yung mga signs na it's about time to move on, let go. At saka hindi, Ate Crisel, ang awkward din. Kahit sabi mo, ipilit mo na, sige kayo pa rin dalawa ni Neto ni Kuya Ariel. Wouldn't it feel awkward na alam mong bet na bet niya yung kuya mo, tapos halimbawa, pupunta kayo sa isang family gathering or outing kasama yung kuya mo, hindi ka magkakaroon ka ba ng peace of mind na maya-maya pag nawala yung dalawa, isipin mo, kekemehan yung dalawa or what, di ba? Flirt and flirt. Correct, or may ginagawa ng mga anek, chop-chop, ganyan-ganyan. Crap. Mali, di ba? Ay, ako hindi ako magkakaroon talaga ng peace of mind. Ba? Biglang nawala si hindi kuya kasi ng shelves. Kasi nga, close sa kanya yan dahil kapatid niya eh. Correct, diba? Close pa. Yung nakakatakot dun eh. Uy. Correct, kaya wag mo na rin talagang ipush, wag girl. Wag na. O ito, basahin natin yung mga ibang members ng kamorkada natin na nagpadala ng mga mensahe. From it's me, Fahad. Never fall in love with your best friend because there is no being friends when it doesn't work out. You know what? I beg to disagree. Kasi syempre, siguro for some people it doesn't work. Pero maganda yung foundation if you're best friends. Actually. Maganda yung foundation ng isang relationship. Now, if it doesn't work out, huwag niyong ipilit na maging friends agad kayo. But correct. It would take time. It would take time. Pero hindi naman masama na totally hindi naman masama na maging friends kayo eventually in the correct. Future. Remember, once in your life, nagmahalan naman kayo. Tama. Diba? Kaya yun nga ang pinipilit, diba, ni Crystal, pinupush na once naman nagmahalan tayo, ba't hindi mo pamigyan? Diba? Okay, kayo. Huwag hayaang makasakit ng damdamin ng ibang tao sa paggamit sa kanila para lamang sa pansariling kapakanan. Hindi mo makakamit ang tunay na kaligayahan kung makakaapa ka ng damdamin ng iba. Ay. Pak! Tama ka naman doon, Reggie V. Ikaw naman. At ito naman ang hugot ni Baby Girl. Sa pag-ibig, hindi maiiwasang may masaktan ka kahit pa nga ang taong mahal mo. Pero mas mainan ng makasakit dahil sa katotohanan kaysa naman makapagpasaya ka sa pamamagitan ng isang kasinungalingan. Ayan. There you have it. But anyway, maraming salamat mga kamorkada. Siyempre, ito po ang inyong mga naging lingkod para sa araw na ito. Ako po ang inyong King of Hearts na si Reggie V. At ako naman si Baby Girl Asmin. Dito lamang siyempre pa sa MOR 101.9 My Only Radio for life.